بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ngayon, magtatanong ako sa inyo, ang Diyos ba ay magsisisi? Ang Diyos po ba ay nanghihinayang? Nagsisisi? Ano pa? Regretted? Repented? Yan ang mga katanungan ating sasagutin. Bago tayo magpapatuloy mga kapatid, ngayon pala ay pang-8 ito na episode sa pinamagatang Funny and Stupidity in the Bible. Pang-8 ito na aking episode. Ang dami pa, pero ito lang muna ngayon. Pang-8 ito. Ang tanong, ang Diyos ba'y magsisisi o hindi? Ano ang ibig sabihin ng pagsisisi? Regretted or nanghinayang? Ibig sabihin, kumaposho, nakapos yung pag-iisip. Tayong tao, normal po, nanghinayang tayo, nagsisisi tayo, ano pa, repented, regretted, dahil tao tayo, hindi tayo perfecto. In advance ho, hindi, wala tayong alam, tinatawag sa Arabic na al-guide, yung guide, wala po tayo, so magsisisi po. Mga tao nang kulang ng kaalaman sa Islam, pero kung ikaw rin ay may kaalaman sa Islam, sabihin mo al-qadar, alhamdulillah, kadar ng Allah. Okay? Yung pagsisisi naman, yung kasalanan mo sa Islam, yung nagtauba ka, iba din yun ang pagtauba at yung pagsisisi sa pangyayari. Ang ibig sabihin ng tauba, sa Tagalog rin ay pagsisisi, ang ibig sabihin na hindi mo na gawin, ihinto mo na. Yun ang ibig kong sabihin. But bilang tao, magsisisi talaga tayo. Dahil tao tayo eh. Kapos tayo. Magkakamali tayo. Pero ang Diyos, ang Diyos mismo ang tanong, magsisisi po ba ang Diyos? Hindi. Ayon sa Biblia, kung babasahin natin dito sa Numbers 23 verse 9, sinasabi dito, I quote, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent, neither he is a son of man that he should repent. Ang ibig sabihin pala, ang Diyos ay hindi talaga mag-repent, hindi magsisisi, hindi manghinayang, hindi kagaya ng tao or anak ng tao na ay magsisisi. Ang Diyos ay hindi magsisisi. I will repeat in English. This is King James Version. God is not a man, comma, that he should lie, neither the son of man that he should repent. Okay? Pero nag-repent siya eh. Basahin natin ang 1 Samuel chapter 15, chapter 15 verse 3. Okay? Dito tayo sa Tagalog, okay? Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat. Babae't lalaki mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamilyo at asno. Ang grabe. So huwis de kutsilyo. Hindi lang ito huwis de kutsilyo eh. Dahil huwis de kutsilyo, patayin tao lang. Ito pati hayop papatayin. Word of God. Mga kapatid, dito tayo ngayon sa ang Diyos ay nagsisisi. Nagsisisi ang Diyos. Okay? Itong topic ngayon ng ating tatalakayin. Dito. And verse 11, okay? Ang kasi ang nangyari dito ay inuutusan si Saul, itong pagkakasala ni Saul. Ay si Saul ho ay hindi niya tinuloy ito. Hindi niya pinatay ang hari at yung mga hayop na mapakinabangan, taba, magandang hayop ay hindi niya pinatay. So nagalit ang Panginoon. So, anong sabi dito? I regret that I have made Saul king because he has turned away from me and that has not carried out my instruction. Huh? Ang Diyos daw, regretted. Okay, dito tayo sa New International Version. This is in 1 Samuel chapter 15, verse 11. New International Version. Baka magpalusot kayo. Okay? I regret that I have made Saul king because he has turned away
I regret. Okay? The New King James Version, I greatly regret that I have set up Saul as a king. As king. Okay? Dito naman sa Orthodox Jewish Bible, I greatly regret and relent and reconsider that I have set up Saul. Ay naman. Ano pa? Sa Revised Standard Version, Catholic Edition, I repent that I have made Saul king. No? I repent. Grabe naman. Dito tayo naman. The same chapter. The same chapter, verse 35. Yung nabasa ko kanina, verse 11, na nagrepent ang Panginoon. Dito naman sa verse 35, the same chapter, 1 Samuel chapter 15, verse 35. And the Lord repented, and the Lord repented that He made Saul king over Israel. Ano sinabi dito? The Lord repented. This is in Revised Standard Version, Catholic Edition. The New King James Version naman ang sinasabi dito. Okay? And the Lord regretted that He had made Saul king over Israel. The New International Version, verse 35, sinasabi naman dito, okay? The Lord regretted that He had made Saul king over Israel. Regretted, mga kapatid. Sabi dito, sa anong sinasabi dito, okay? Numbers 23, verse 19, God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Nang ibig sabihin, ang Diyos talaga ay hindi magre-repent. Is this not funny? The other one, God said, will not repent. And the other one, repented. No, or the other one, not regret. And the other one, He regretted. Nagsisisi, naghinayan. Is this your God, Christians? Huh? Na-short of budget? Huh? Na-short ikaw? Naubusan isang napalipad kang eroplano, naubusan ng gasolina, nagsisisi ikaw? Ano ba ganito? Ganito ba ang Diyos niyo, mga kapatid? Kung ganun man ang aming Diyos kami, mga Muslim, buti pa wala kaming relihiyon. Dahil ang Diyos namin kailanman hindi magsisisi, hindi magrepent, hindi magregret. Dahil before the action of Allah, all He planned it perfectly. When God plans, He planned perfectly, and He do an execute action perfectly. Yan po ang Panginoon eh. Pero sa inyo ay talagang nagsisisi ang Diyos. Sabi naman sa Biblia, hindi nagsisisi. Sa Numbers 23 verse 19, hindi, He is not a son of man that He should repent. Pero itong nanabasa, binasa ko sa inyo. Huh? Imagine pa lang, hindi mga natin dito talagang dissect itong pati hayop. Pati mga karnero, mga tupa, pati baka, asno ay papatayin. Is this your God? Hindi lang siya nagsisisi, hindi lang siya nagrepent, wala pa siyang awa sa mga bata, matatanda, at pati pahayop pinapatay. Where is the justice of God? Huh? Ang Diyos ba natin ngayon at ang Diyos noon, iba ang utak? Huh? What is the brain and the mind of God before the creation and until now, iba na ba ang mind ng Panginoon? He does not know justice. Huh? Mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Kung kayo dyan sa Bible, sabihin niyo ang Biblia walang contradiction, walang fallacy, walang stupidity and funny inside the Bible, face me. And I'm willing to debate with you face to face, wherever, either in face to face in plaza, public plaza, or in virtual debate through internet. Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.